Hello, magandang araw sa lahat at siyempre patuloy pa rin tayong nakikidalamhati dito sa mga nasaktan at nabawian ng buhay dyan sa KOJC. So, actually mga kababayan, nakatanggap ako ng message, okay, ng isang KOJC member na humihingi po sila ng tulong sa lahat. Well, sa kinauukulan. I don't know kung sino pa ang kinauukulan ang pwede nating hingian ng tulong. Pero kanina, okay, nag-message sa akin, sabi sa akin, Mama Harlica, please help us, KOJC members. Hindi na po kami makakakilos ng maayos sa loob ng compound namin. Parang na-hostage na po kami dito. Please, sabi niya, parang awa niyo na po. Okay? Nasa loob. Oh, sabi niya, sabi ko sa kanya, nasa loob ka ba? Sabi niya, nasa labas po ako. Pero ang mga kamag-anak ko po nasa loob. Please, ma'am, maawa po kayo, manawagan po kayo sa ating taong bayan na tulungan kami. Hindi na po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong. Okay? Hindi pa rin po ipinapalabas. Hindi na sila pinalalabas. Hindi na rin po kami pinapapasok. Kaya sabi ko, mag-ingat kayo na wag. Ang sabi ko, sagot ko, wag ingat kayo na wag mag-provoke kasi yun yung purpose ng mga pulis na yan. I-provoke kayo para magsimula ng kaguluhan para ma-justify nila yung plano nila. Sabi ko, I'll try my best na makipag-coordinate sa taong bayan at sa kung sino pwedeng mahingi natin ng tulong. Ito ang sabi niya, Miss Marlica, parang ready na po sila i-gurgurin kami o gurgurin lahat sa loob. Okay. Tumawag po ang aking mga kamag-anak na nasa loob na maalam na po sila. Baka daw hindi na po kami magkita. Yan po yung nararamdaman nila ngayon. Baka anytime pwede po silang gurgurin. Okay, ang sabi pa nga dito, ma'am, baka may contact po kayo kay VP Sara. O kahit kaninong AFP, wala na po talaga kaming mahinga ng tulong. Paki-inform po sila na delikado na yung buhay namin dito ng mga tao sa loob. Okay? Okay. Parang iba na po ang plano nila. Dahil sa isang building, 4 to 5 times sila naghahalugog. Pahirapan na po ang pagbuha ng kamera. So nakita niyo mga kababayan, ito ay galing sa loob. Mga kababayan, Merong alam nyo na nilabag nila talaga ang batas. Ito nga ay isa sa pinaalala sa atin. Okay, ito sinad niya nga sa akin. Ito, sabi niya, ma'am, meron tayong batas na Article 3, Section 2 na ang karapatan ng mga tao na maging ligtas sa kanilang mga sariling tahanan, mga papeles at mga ari-arian laban sa mga walang katwirang paghahalugog at pagsamsam. Anumang uri at layunin ay dapat igalang at walang search warrant o warrant of arrest na dapat ipalabas maliban kung may probable cause na personal na tinutukoy ng hukuman pagkatapos ng pagsusuri sa ilalim ng panunumpa o pagpapatibay ng reklamo ng mga saksi o maaari niyang iharap at malinaw na tinutukoy ang lugar na hulihin ang mga tao o bagay na samsamin. Ulitin natin, sa case na ito, ang tinatarget nila ay si Pastor Kibuloy. Ilang beses na sila naghalughog noong June 10. Okay? Ngayong kahapon, pabalik-balik. Sabi nga dito, 4 to 5 times ngayong araw. Mga kababayan, talagang lantaran ang paglabag nila sa batas, ang paglabag nila sa kapwa tao, sa karapatang pantao. Yung mga nandoon sa compound na yon, sabi nga, mga namumuhay ng maayos, mga bata, matanda, mga tao na katulad natin, okay, na may mga pamilya. Hindi nila nakita yung target nila, pero binarikadahan nila dahil yun ang utos ni Lee Satanas at ni Bangag Jr. at ng mga kasabwat nila, yan si Tambalusos, lahat sila kasi gusto nilang kamkamin yung pagmamayari ng KOJC.
Hindi yan pagmamayari lang ni Pastor Kiboloy, pagmamayari ng mga miyembro dahil sila ay nakatira dyan. Okay? So yan ang kailangan maintindihan, and I hope yung mga taga Davao, simulan nyo po ang makiisa, whether you are INC Catholic, na damayan itong ating mga kapwa Pilipino, dahil kitang-kita nyo ang paglabag, paglapastangan sa batas nitong mga pulis na ito, lalo na pinamumunuan ni Tore. Okay? Ni Diwata Tore. Wala na talagang saysay ang mamuhay sa Pilipinas kung ganitong klaseng gobyerno. Nag-cite pa nga siya ng isa pang article ng Constitution. Yeah, sabi niya, ma'am, ito pa, walang batas na gagawin na matatag, na magtatag ng reliyon o magbawal sa malayang pagsasagawa nito. Ang malayang pagsasagawa at pag-enjoy ng relihiyong paniniwala at pagsamba ng walang diskriminasyon o pagkiling ay dapat palaging pahintulutan. Walang relihiyong pagsusulit na dapat hingin para sa pagsasagawa ng mga karapatang civil o pampolitika. Walang pwedeng batas na gagawin, okay? Ang sabi dito, na pigilan nga itong pananampalataya bilang isang relihiyoso. Pero kasi nga, ang tinatarget nga nila si pastor. Isang tao lang ang kanilang tinatarget. Pero bakit sila naninira ng gamit? Bakit sila, at ang yung ginagawa nila illegal? Wala nga silang search warrant, diba? In the past, wala silang search warrant, pinagsisira nila. Ngayon, okay, yung alias warrant nila, wala yung subject doon. So, wala akong magawa kundi, you know, maghatid lang sa inyo ng informasyon, dahil kung meron man dapat ang may magagawin yan, kayo dyan na nasa Davao. Kaya tingnan natin kung may update. Kinakabahan na itong ating mga kababayan. Okay, executive, ito, may bago siyang message, active. Okay? Si JP ito. Executive minister namin kanina, pinagtulungan na po ng anti-riot police. Pati executive secretary namin, inisprehan ng mga pepper spray. Nakita niyo mga kababayan, tapos pinagbabawalan na ng camera. This is very bangag. This is very Addictus Benedictus. And I hope the people of Davao will help our kababayan, will help our KOJC members, na bahain ninyo itong, you know, yung kung saan nandoon yung mga polis. Kasi sabi nga natin na mas makapangyarihan ang boses ng tao. Pigilan ninyo ang ginagawang pambabalahura, pambabasos, o posibleng pagmasaker o pagkitil ng buhay ng mga inosente. Diba? Samantalang si Bangag Jr. na isang addict, na isang nagpoprotekta ng smuggler, ulitin natin, ng smuggler sindikato, si Lisa Matos mismo ay nangidnap ng tao, nangidnap ng bata, ng mga bata, ay walang aksyon ang ginagawa ito. Kayong mga AFP, kayong mga general na nakipagsabuatan si Lisa Tanas sa inyo, bakit hindi po kayo umaksyon? This is the time now na kailangan tulungan ninyo to protect and serve the people. Nasaan yung inyong pangako? O gusto nyo mag-riot, magkagulo na lang ang Pilipinas, magdamatayan na lang ang mga tao, mga inosenteng mga bata? Yan ang gusto nyo dahil sa pagsunod ninyo dito sa Addictus Benedictus na gobyernong ito? Yan ba ang gusto nyong gawin? Walang humpay ngayon, kasalukuyang hinahalugog nila paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit nilang hinahalugog, binabarikadahan. Wala yung subject nila doon. Anong kapjutahan yan? Wala na, binaliktad na nila pati mga drawer ng sapatos, pati manhole or, you know, mga anong tawag dyan? Yung Poso Negro. Dahil diba ang sabi, may na-detect daw siyang heartbeat itong si ano? Itong si Tore, dapat na-shoot na lang siya dun sa Poso Negro. Kailangan na ng people power. Kailangan nyo nang mag-speak up. Umpisaan nyo sa Davao. Okay? Tapos itong mga hangal, ito pa ang what do you call it? Like ang GMA. Okay? Yung kanilang balita ay may isang babaeng nagpupumilit na pumasok
doon, 'di ba? Ganun ang balita nila. May isang miyembro ng KOJC na nagpupumilit pumasok sa premises. Anong kaputahan niyan, GMA? Putang ina niyo, hindi niyo man lang iulat 'yung tama. Ano nagpupumilit? Property nila 'yon. Doon sila nakatira. Ano nagpupumilit? Ganun ang headline nila. So lumalabas na tama 'yung itong GMA at iba pang mga media, tama 'yung pangaharas, panggigipit, pananakit dito mga pulis na 'to. Kasi tinitwist nila yung balita eh. Isang babae nagpupumilit daw. Tingnan natin. Oh. Ang kanilang balita nagpupumilit nasa talagang ipinipilit nila na ang may kasalanan pa yung mga nakatira doon. Nakita niyo yung kahayupan ninyo, GMA? Nakita ninyo yung pagiging walang kwenta ninyong mga balita na ayaw niyong iulat, bakit nagpupumilit yung babae? Kasi doon siya nakatira. Saan siya? Saan siya matutulog? Sa kalsada at hayaan ninyong babuyin ng mga tiwaling pulis o yung mga bayaran ni Lisa, itong ano ng mga bangag, utusan ng mga bangag. Hindi yung nakikita yung mga namatay, hindi yung nakikita yung mga nasaktan na hinaharas itong mga pulis na to. Wala kayong kwenta. Kaya dapat nga lamunin na kayong demonyo eh. Oh. Oh, ito. Ano yung sinabi niya kanina? Oh, ito sabi niya. Oh, ito sabi niyo, Jimmy. Some members of Kingdom of Jesus Christ filed a complaint after allegedly sustaining injuries during a police operation in Davao City to serve a warrant of arrest against Pastor Kimuli on Saturday. Wala nga doon. Okay? Wala doon. Bakit ilang batalyon 'yan? Bakit libo-libo, isang tao lang? Ha? Isang tao lang ang kinina-target nila, isa o dalawa. Pero ulitin natin, yung mga drug lord, bulburon lord ay kasabwat ng tarantadong Marcos na bangag na itong hayop na ito, hindi pa lamunin ng dilubyo. At ikaw, Amy Marcos, hanggang dakdak ka na lang ba? Mamaya tayo dadako sa mga pahayag mong kapudyotahan. Okay? Mga kababayan, humingi ng tulo ng tawad si Inday Sara. Basahin ko lang. Kasi binlog ko to eh. Last year, sinabi ko to sa inyo. Ang sabi ni Inday Sara, 3 hours ago, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Okay? I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. Protect and serve? Pero ang ginagawa ng mga pulis, panghaharas? Tuloy natin sinabi ni Day. Hindi ko rin maiwasang matanong ang sa sarili ko ang paggamit ko ng pangkaraniwang ang paggamit ba ng di pangkaraniwang pwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Sinabi ko na yan sa inyo last year pa, Daya. Kaya nais ko rin umingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro ng deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghihikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022 na why mapatawad niyo ako. You deserve better, Filipinos deserve better. Last year po, sinabi ko sa inyo na nung campaign, okay, ay nakiusap si Inday ang parang nag-bridge, nag-tulay para kay Pastor Kiboloy at dito sa mga KOJC members na iboto si Bangag Jr. Sinabi na rin mismo ni Inday sa speech niya na pinuntahan siya ni Bangag Jr. at ni pambansang manggagamit na si Amy Marcos, pambansang mangga. Okay? Para iboto si Marcos Jr. Pangako nila na ituloy ang mga magagandang proyekto na nasimula ng kanyang tatay. Okay? At sinabi ko sa inyo last year na hindi naman talaga yan sinusuportahan ng KOJC si Bangag Jr.
Dahil nga alam nilang Adictus Benedictus. Si Inday Sara, kaya alam ko sukdulan ang pagsisisi ni Inday Sara dahil siya ang lumapit kay Pastor Kiboloy na pinakiusap na bigyan ng platform si Bangag Jr. Remember the Okada debate? Okay? The Okada na may script yung ano ni Bangag Jr. Remember that? So, libre yun. Lahat ay ibinigay ng KOJC community, KOJC members. Libre dahil sa kasunduan na ipagpapatuloy po nila ang mga magagandang proyekto para sa ating bayan. Pero likas na taksil, traidor o lupong Satanas, Lucifer, itong putang inang Marcos Jr. na ito at ang asawa niyang Bartek, Bangag, kidnapper, smuggler, lahat. Ano ba ang kasalanan ng KOJC members? Kaya abot hanggang sukdulan ang pagsisisi ni Inday Sara na in-endorse nila sa inyo. Dahil hindi rin na isip siguro ni Inday Sara na ito yung mangyayari siya. At kahit ako, di ba ako, 2022 pa lang, humingi na ako ng pasensya sa inyo. Kaya ako ay naging bukas ang aking mga mata at ang aking isipan na demonyo po ang sinuportahan. Yeah, nagalit sila sa hair follicle test dahil magpa-positive sila, sabi ni Ram Rami. Kaya sila galit dahil tayo ay nananawagan na si Marcos Jr. ay mag-subject to hair follicle pulboron test. Dahil galit na galit sila sa atin, nilabas natin yung video, yung authentication, ito po yung ganti nila sa mga taong inosente. Saan man tignan ang anggulo, ang ginagawa ngayon ng mga hayop na pulis dyan, na sila tori dyan sa Davao, okay, sa mga compound ng KOJC, ay paglabag sa batas at paglapastangan sa lahat ng karapatang pantao at karapatan, okay, ng mga Pilipino. Grabe ang ginagawa, kaya I hope may ginagawa yung yung ating mayor, governor, congressman ng Davao, ang mga Duterte, na you encourage the people para samahan yung KOJC. Hindi kailangang marahas. It's like a revolution, peaceful revolution. Ipakita natin ilan lang ba yung pulis na mga yan? 3,000? Hindi naman yan, you know? Lalo na may mga camera, although pinagbabawalan nila ngayon. Kung babahain nyo ng tao at makita ninyo yung iparamdam natin sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa KOJC, kapwa Kristiyano, yung pagmamahal natin sa kanila dahil anytime pwede daw po silang gurgurin eh. Ikatiyan ko baka may message si JP. Okay, wala pa. So, delikado yung buhay nila ngayon. Nakakaramdam sila ng takot at hindi lang yun, may mga bata. Pamilya po ito. Ito ba yung gusto nyo mangyari din sa pamilya? Alam mo yung pinapakalat kasi na naratibo ng mga media katulad ng GMA7, okay? Na ang mga nakatira pa doon ang nagpupumilit pumasok. Kundi ba naman putang ina? Kundi ba naman jutang genemes? Tinitwist nila ang balita. Binabaliktad nila ang balita na ang mga KOJC members pa ang nagpupumilit. Bahay po nila yun. Doon sila nagtatrabaho, doon sila nakatira. Hindi po sila kriminal. Hindi sila Adictus Benedictus katulad ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr. at ang kanyang pamilya. Hindi sila magnanakaw. Hindi sila smuggler. Hindi rin sila kidnapper. Pero yung tarantadong tori na ito, alam mo, may oras ka rin eh. Baka nga isa sa mga pulis yan, bigla ka nalang anuhin eh. Alam mo yung mga pulis na yan, yung kayo, you know, mga 3,000 kayo dyan. Alam ko, against your will yung ginagawa sa inyo. You know, pag may isa lang naguramentado yan, at, you know, ginurgor ka, tori, makita mo eh. I'm telling you, yung mga yan, hindi yan masasamang, masasamang damo lahat yung mga yan. Napipilitan lang yan. Ano ginagawa nila ngayon, mga kababayan? Ang ginagawa nila ngayon ay pinapakita nila ang pwersa ni Lisa Tanas na hindi ka, na pag kinuha nila yung property mo ay anytime pwede nilang kunin. Hindi ba ako nagkamali? Pahirapan ng pagpasok 3 minutes ago,
Mga pulis nagbarikada rin sa gate sa loob mismo ng KOJC compound. Pinipigilan nila ang sino mang pumasok at lalabas maging mga abogado ng KOJC. Ay hirap ring makapasok sa compound. Nakita ninyo? Bakit nila pinipigilan? Pag mamay-ari ba nila? Meron ba doon mga terorista sa loob? Wala! Itong ginagawa, kailangan nyo na dyan sa Davao na umpisahan na harangin itong mga tarantadong ito na nilalabag ang batas. Sila dapat na nagpapatupad ng batas, pero sila ang lumalabag. Kaya dapat, you know, kaya dapat talaga bumalik na tayo sa barbaric, bato ba sa bato, ngipin sa ngipin eh. Kung pwede lang. Kasi walang gobyerno. Walang batas. Yung pera nyo, nilalamon nila, ninanakaw nila. Diba? Tapos hindi kayo pinoprotektahan. Ito ba, pagpoprotekta ba to? Serve and protect ba to? Nakikita ninyo? Isang tao lang o dalawang tao hinahanap nila, pero bubuisitin nila ang libo-libong ng nakatira doon. Wala silang takot kasi nga ganito po ang epekto kapag bangag. Ganito ang epekto kapag ang iyong ang tawag dito, ang namumuno ay addict. Sabi ni Ronnie A, "Hey Marlica, I'm watching here in Houston. I was born and raised in Davao City. KOJC people are good and law-abiding citizen. Grabe to sila, Tore, abuso and overkill na ginagawa nila." Yun na nga palangga, I met KOJC members. At it doesn't matter if they are KOJC or what. Diba? Sabi ni Hakbang ng Maisog, Canada, Sandra, palagpalabas lang yan para addict destruction. True. Kasi gusto nilang pagtakpa na si Bangag Jr. ay addict. At ito po, ulitin natin, siya ay authenticated. Na siya po talaga ito sa Amerika, yan dito pina-authenticate ko. Na si Bangag Jr. ay isang authenticated bangag. Kaya ito ang gusto nilang pagtakpan. Hinahamon ko sila. Ito na lang mga kababayan, di ba? Tinakot nila ako. Nakakasuhan nila ako dahil deepfake daw ito. That was July 21. Di ba? Napatanda ninyo, DND, NBI, PNP, ang mga gagong yan. Tinakot nila ako ah. Na makipag-ugnayan sila sa Amerika. Aga ngayon po, wala. Isang buwan na mahigit, nakakasuhan daw po nila ako dahil nagpalabas ako ng deepfake na video. Eh dahil may authentication ako dito, okay? Dito sa Amerika, nasa na yung kaso nila? Ito yung gusto nilang pagtakpan. Dahil sa pinalabas kong video na si Marcos Jr., ikaw ay ni Marcos, yung kapatid mo, Dictus Benedictus. Ano bang kaputahan ng inaantay mo, Amy? Yung statement mo, hindi enough. Nalulungkot ka hanggang statement ka na lang. Alam mo na ang kapatid mo ay bangag. Tumigil ka na sa kakadrama. Kaya sabi ko kay Inday, sunugin mo na yung ano na yan, friendship nyo. Walang kwenta. Ano ba yung friendship na yan? For personal? Personal lang yan. Kung talagang si Amy Marcos ay para, ikaw Amy, pangako ka ng pangako. Kailan ka magsasalita na ang kapatid mo ay adik? Ha? Lumuhod-luhod ka sa mga Duterte para hindi isama sa narko ang iyong kapatid. Alam mo na ang sister-in-law mo ay humihigop, sumisingot ng mga pinagbabawal na pulburon. Puro ka personal. Ang sabi mo, magpapa-interview ka kay Mel Chanko at sasabihin mo yung ganito, ganyan, dadadadada, na yung kapatid mo ay ganyan. Asan na? Traitor ka. Kailan ka magsasalita pag gurgur na lahat ng tao? O vested interest? Kailan kayo magsasalita? Kaya kung naririnig ako ni Inday, stop mo na yung pakikipagkaibigan mo dahil hindi to kaibigan. Ang kaibigan, ha, unang-una dapat hindi traidor. At ang kaibigan, ipagtatanggol ang mga, when you are in politics, ipagtatanggol nyo yung taong bayan na mga naaapi, nasasaktan, namamatay. Hindi enough itong statement na ito. Ikaw, Senator Bato, pumunta ka doon. O ano, hanggang punta-punta na lang, ganyan. You encourage people or you stop them. Diba, wala ka naman nagawa doon, chika-chika lang. O ano gagawin nyo? Pababayaan yung gurgurin ito, mga taong ito, mga inosenteng ito, na bumoto kay Bangag, gusto nyo ganon? AFP, anong ginagawa ninyo? Diba, may mga utak kayo?
Putang ina, may mga medalya kayong mga nalalaman. Hindi nyo ba nakikita? Ito'y paglalapastangan sa karapatang pagtao ng KOJC members. Hindi mo nyo ba nakikita yan? O gusto nyo magkagulo ang taong bayan? Magdanak ng dugo? Gusto nyo yung mga ganon? Gusto nyo masaktan ang tao bago kayo kumilos? Sumusunod kayo kay Marcos Jr. na authenticated bangag. Ayan po, dito yan sa America inauthenticate. And willing ang forensic expert to testify sa korte kung ako ay kasuhan ng DMDO ng di bangag. O wala silang kinaso. Anong ibig sabihin? Takot sila. Hindi nga lang ako kasuhan si Cathy Binag. Eh. Ito lang naman ang gusto nilang pagtakpan eh, na si Marcos ay bangag, 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 bangag. Utangin ng bangag yan. Demonyo ang nagpapatakbo sa inyo. Addict. Bata pa lang sumisingot na ng pulburon. Even ang mga kamag-anak niya, nagme-message sa akin na si Marcos Jr., ilang minuto na lang, minuto, mamamatay na yung tatay na nagbabangag pa, hinahanap pa yung hayop na yan. Kaya talagang niloko tayo. You have to do something, people of Davao City. Do something, pigilan niyo itong mga hayop na ito. Lalo na yung Tori na yun, dahil hindi naman yan gagalaw kung hindi inutos ni Lisa Marcos, bangag, kidnapper, at diktador. Last year, sinabi ko sa inyo, kakamkamin nila ang property ni Pastor Keboloy. Okay? Actually, yun talaga, ang nakarating lang sa akin from Puting As, natatargetin ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? But that's coming from my mind during that time. Walang nagsabi sa akin Puting Ahas, actually nakamkamin eh. Talaga nakamkamin nila. Dahil sa ginagawa, ginagawa nito mga bangag na ito, talagang naiisip ko na, although may mga nagsasabi din na, oh, baka kamkamin. Pero yung confirmation talaga, na sabi ko, kakamkamin talaga ng mga hayop na ito. Dahil sa ginagawa nila Liz Satanas, na walang habas na magnakaw, mangamkam, lahat, gagamitin ang kapangyarihan ng pag-aabuso ng batas para talagang kunin ang gusto nila. Imagine nyo mga kababayan, yung kanilang mga inupo. Less than a year, di ba sinabi ko, nagpatayuan, bumili ng mga bahay sa Forbes Park, sa Alabang, kung saan-saan pa. Kaya kawawa talaga kayo. Ngayon, dahil naglabas ako, ito yan mga kababayan. Authenticated bangag. Okay? Naglabas pati ako, itong information na ito, na galing din sa Bureau of Customs, okay? Ito, na-share na natin yan, na sinulatan, ito, sinulatan ng Office of the Bangag. Lahat, o, di ba? Na ang pagnanakaw dyan sa Bureau of Customs sa pagsismuggle, na ang, ano, na ang involved ay yung Julian Cuevas at iba pa, okay? Na hindi din nila pinag-uusapan to. Pinagtatakpan nila yung mga big time na pangyayari, big time na sindikato na ginagawa nila sa gobyerno, 3 billion dyan sa Bureau of Customs, sa DA, sa kung saan-saan pa, pinagtatakpan nila dito sa raid na to, pero hindi po nila pwedeng ikubli mga kababayan. Asa na yun? Okay? Okay. Asa na yung ano dito, yung dalawang papel? Ah, ito. Ah, putang ina nila. Okay, nasa na yan? Hindi nila pwedeng itago, mga pablangga, di ba? Ang ginigit nila, ah, tenga-tenga yan. Hindi nila pwedeng itago. Ito, mga kababayan, oh, by the expert yan. Nakita nyo yan? Oh. Nakita nyo yan? Itong papel na to. Hindi nila pwedeng i-debunk ito dahil po ito ay galing sa forensic expert. So, hindi nila ma-debunk-debunk to palangga itong papel na hawak ko. Kaya hindi sila makakaso-kaso na deepfake kasi alam nila na si Marcos Jr., yung kanila po, tenga-tenga lang daw. Ito, oh, ginamitan ng ano to? Entropy analysis with threshold. Paliwanag ko na to. Pinapakita ko lang sa inyo. Itong mga papel na ito. Okay? Nakatunayan dito sa Amerika na si Marcos Jr. ay isang Addictus Benedictus. Pag sasabihin niya, ito ay Korean daw itong nasa picture. Then I challenge them. File a case. Then,
na makapagsalita itong forensic expert na pumirma nito o nag-analyze nitong video na si Bangag Jr. ay bangag. Performance will start momentarily.